lang kami sa aroma, guys. Selfie. 1 hour later. So yun nga guys, after 1 hour yun, nag-avail lang kami ng body massage, underarm waxing, and natapos na rin yung aming session and super relaxing dito sa aromatropical spa. A few moments later. So after mag-spa guys, pumunta kami sa mall, tsaka kumain kami kasi nagutom kami. Yung pagpapaba ni massage pala guys ay 60 minutes. While yung pagpapawak ng underarm, nasa 10-15 minutes lang siya guys. So medyo ginutom din kami, tsaka super relaxing naman. So worth it talaga yung pagpapamassage mo. Pero yung hindi ko lang beton kasi masyadong madaldal yung mga massagista. So mention ako lang sa... kumbaga yung me time na moment ba yung time na makapag-unwind ka, wala kang mga masyadong iniisip kasi nga madalda sila gusto na makipag-usap sa amin kaya medyo yun hindi talaga agad nakatulog na straight habang minamassage, nakipag-chikahan na lang kami dun sa mga masayista nila. Anyway, yung in-order pala namin dito guys sa Pizza Hut ay carbonara, seafood carbonara and seafood pizza. So medyo namahala lang kami dun sa ano guys, sa kanilang lemon lime juice kasi nga yung ano nila, yung juice nila is super mahal. Imagine nyo, isang pitsil ng lemon juice nasa 249 pesos. Kaya medyo na kami sa presyong dalawa at natawa na lang kami. So yun na nga guys, medyo nalilito yung pinsan ko sa super mahal ng binayari na. A few moments later. Tomorrow. Hello guys, good evening. So, hindi tayo nakapag-vlog kanina and wala lang kasi nag-chill-chill lang kami dito ng pinsan ko. So, wala naman kami masyadong ganap kasi ano yun lang, nod ng vlog, tapos nag-food trip and etc. So, share ko din pala, nakahapon, nag-distress. Hindi naman ako stress no, sa buhay, pero gusto ko lang mag-relax guys. So, yan. Ito na naman daw ang background ko. So, masasabi naman yung mister ko na cabinet na naman ang background mo. Ibahin mo na yan. Pero, sorry. Dito kasi ako comfortable guys. Kasi doon sa labas. So, now, share ko pala sa inyo na
ba last time, nakabili na tayo guys ng ano, ng range hood. So, nandito na siya. That was 2 or 3 days ago. So, ngayon, nadidigay ako guys. So, yun. So, bumili na kami ng range hood guys. So, yung agent na nabila namin is yung classmate ko ng college. So, yun lang classmate. Ano siya? Minus topic lang kasi before. So, anyway, wag na natin masyari siyang pag-usapan kasi may sarili yung buhay. At ang importante, nakatulong tayo sa kanya na nagkaroon siya ng commission doon sa binili nating mga products and yung range hood. So, bumili ako ng range hood, guys. And ngayon, mag-a-unbox tayo ng range hood, guys. So, bukas kasi, magsa-start na yung pag-build ng ating extension, mini extension ng ating kitchen. So, yung gagawa pala ng kitchen natin, guys, is yung pinsan ko at saka yung katrabaho niya. So, mga construction workers sila, guys, na meron silang mga may mga experience na mabuti dun sa paggawa ng mga bagay-bagay na dapat anuhin. Basta yung extension ba. So, hopefully, hindi siya mapalpak, guys. Kasi pag napalpak talaga yun, ay good luck. Pero, wait, mag-unboxing tayo. Na kayo sa background ko. Ito guys, yung ating range hood na binili. Binili natin guys 3 days ago. And na-pick up ko lang ng late. So, buti na lang. At saka may pa rin. Meron pa silang nito. Meron pa silang stock nito. I-unbox natin siya. Hindi pa naman siya agad-agad i-install kasi nga gagawin pa lang yung gagawin pa lang guys yung ating mini kitchen. So, ito siya. Boston Bay. Single motor lang siya guys. Aluminum with aluminum mesh, charcoal filter, and black color. Black on color. Sobrang easy. So, ito na guys, ano na natin siya, i-unbox, wait. I-unbox na natin itong ating range hood. So, naka-sealed siya guys, pero gusto ko siya siyang i-unbox. Yan talaga guys, pagbago. You have to unbox it. Na-try na din ito siya guys ng classmate ko. Ating nakabaliktad yan itong ating range hood. So, meron siyang manual. Pag may sira. So, Boston Bay yung kanyang Boston Bay yung kanyang brand. So, ayan. Boston Bay range hood. So, ito yung manual niya. So, ito siya. Ipapakita na lang natin ito sa mga panday. Sila yung
yung mag-install nito. Meron siya instructional manual. So, pwede siyang ibalik or ipaayos. Basta, huwag lang ipaayos sa iba. So, bali ito yung kanyang mga ano, para madikit siya. And ito yung kanyang ano, guys. So, ito yung kanyang yung ano ba, bugahan ng kwan. So, bali kung, di ba, pag nag-under siya, kusa itong mag-on and off, mag-open and close. Yung pressure ng hangin. So, ito yung takip niya. So, ayan. Hindi na natin ito pakialaman, guys, kasi baka magka-problema tayo dito. Guys, ito yung kanyang motor. Yung machine ng range hood. Ito siya yung filter niya. Magsisilping filter ng ating range hood. So, ito yung bali, ito yung maghihigop. Maghihigop ng usok. May charcoal filter siya, guys. So, yan. Meron siyang light dyan. Try natin yan mamaya. So, ayan. Ano na natin. Try na natin na i-close. So, i-close natin yan. So, yan lang yung pag-close niya. So, yan yung range hood. Dito yung light niya. Yung light ng ating range hood. So, baliktarin natin siya, guys. Mga buttons. Oh, wait lang. Ito may light. So, gusto mo 3. Parang ganun-ganun lang. 3, yung paghigop. 2, 1. Pinaka-low na ano, na exhaust is 1. Tama ba? Exhaust bang tawag? So, ito yung on and off niya. Wait lang ha. I-on natin siya. So, yung light lang yung i-on natin ha. Yung light lang. Yung sa assuming na i-on ko yung exhaust kasi hindi pa tayo masyadong on nito. So, ganun talaga guys. Para may first na ano ka. May first gamit ka, 'di ba, sa bahay. Nakaka-happy siya, guys. So okay siya kasi ito, pang Pilipinas yung kanyang tawag nito. Yung kanya cord. So ma-try nga. Ini duro, guys. So ayun siya, guys. Ilaw na siya. Ayan. Wait lang. Yung light lang yung pinailan natin. Uwisin muna natin yung filter. Kasi. Ayan na. Ayan na tayo. Ayan na dito, guys. So ayun. So ayun na. Ayun na exhaust niya. So, number 2. So, number 1 lang siguro. Pag magluto tayo, number 1 lang. Pag ginamit na siya, ito, hindi na yan. So, yan. So, off natin. Off na. So, yun, guys. I keep saying